Tapos nagsama naman Desa Crossing, yung Ray, Kapgo. Makakita lang isang daan, hindi sama na siya. Anong tawag nila sa kanya tayo, yung mga tao dito? Manyak. May piraan niya ko dyan, 500. Okay, kako nagkuha. Ang tanong ko, alam ko wala na po ay. Yung lalaki pala, binayaran na siya dyan, minsan ang pag-alis niya. Hindi ko kung anong desisyon ko, sumang-ayon sila. At gusto ko, ikaw sa barangay, paalisin na dito. At muli ko kang binalikan si Tatay Filomeno at ito ang kanyang mga sinabi. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo kila Tatay at ayan, kumustahin natin siya syempre. At nung isang araw lang tayo bumalik dito, kumustahin natin yung kalagayan niya. Kung kumusta na si Tatay Filomeno. Mabuti po. Mabuti na po kayo. Malungkot. Pag napasok ako dyan, nalabas agad ako. Nalulungkot ako maigi. Huwag ka nang malungkot, huwag mo nang isipin yung tayo at ganun talagang buhay, ano? Eh, umpo. Oh, ang dami palang nakakakilala kay Ate Jonalyn na ganun yung gawain tayo. Umpo, talaga raw. Na pag may makita palang ibang lalaki na may makitang kwarta. Maaari po. Oo. Tsaka yung ano pala tayo pag inayon na pala ng ginakasama niya, yung parang ganun, nagtanan sa kanya. Kung aayawan, tapos babalikan ka na naman pala. Ganun pala talaga gawain niya. Nauwi yung dito? Ilang beses ka ng ano? Apat. Ha? Apat yung babalik-balik dito? Iba't ibang lalaki yung sinamahan. Pagaling na doon sa asawa niya, pumunta dyan. Nahipag ko. Tapos pumunta sa akin. Tinanggap ko. Wala naman akong ginagawa. Turi ko sa kanya anak. At masakit nga. Tapos nagsama naman Desa Crossing, yung Ray, Kapgo. Dalawang buwan. Umuwi naman dito sa akin, dito na. At ayaw nang tanggapin yung hipag ko. Yun ang pangyari noon. Tapos yung isa naman, nag-alis. Pinakitaan niya sa isang daan dyan. Na ito lang ako, hindi ko alam. Palakikipag-usap na dyan sa lalaki. Tapos nag-alis. Nakisama na naman. Nakisama po. Baliwala lang sa kanya kasi sabihin siya manyak. Anong tawag nila sa kanya tayo, mga tao dito? Manyak. Manyakis. Ganon? Po. Makakita lang isang daan, hindi sama na siya. Ay, grabe naman. Bakit isang daan tayo? Bakit nasabi niyong pera yung habol ni Ate Jonalyn? Diba? Ayaw ko. Diba may kwarta ka naman po, may pera ka may naman. May pera nga ako. Ay, makikwarta nga. Magikwarta. Tapos nalaman ko din tatay na ano pala, tuwing ubos na yung kwarta mo, yung pera mo, saka siya umaalis. Hindi rin po. At may kwarta pa ako nga dyan, yung pinaot kong kwan. Tapos, wala na, naubos na. Pagparabili dyan ng kwan, kung ano-ano binili. Oho. Sabi ko, hello po. Ang sabi ko, kung saan ka, may piraan niya ko dyan, 500. Okay, kako nagkuha. Ang tanong ko, alam ko wala na po ay. Yung lalaki pala, binayaran na siya dyan, minsan ang pag-alis niya. Ginusto siya rin yun dyan. Bili ng ukilaki, bibsi. Eh, ganun po? Ganun ang gawa nung. Puro pagkain lang. Kahit yung pira ko, ganun ang ginagawa niya. Grabe naman. Hindi niya naisip na mag-impok. Oo. Mag-ipon kaya na, para sa kanyang nararamdaman. Ma isang linggo pala ang wala nang pira, naubos na. Grabe. Yung binigay mo, noong kwan. Dami wala nga ako nabiling gamot niya. At sira doon 500. Pira yung pamasahin namin. Aba, kailan lang eh. Katlong araw lang yan o, dalawa. Bago nagkalis. May wala na. Ubus na? 27 tayo kung sarot. Opo. Pita, Pasko, wala na. Magtatari na yun. Wala na pera na yun. Wala na po. Magastos po pala talaga siya. Kaya gusto niya sa lalaking may kwarta. Bisyo niya yun? Bisyo niya? Po. Kuha na yun. Ugali niya na yun sa lalaki. Paano niyo na sabing bisyo niya yung tatay? Ay, ito. Pamanggin ko. Pero hindi lang naman yun yung ginawa niya, di ba? Ilan na yung ginawa niya dito sa Alayaw ng ano, ganun na... Marami na sa Alayaw ay kwan. Tatlo. Tapos, yung tunay niyang asawa,
Yun pa lang naman. Tatlo, pang-apat ka. Pang-apat ako na nagpakain sa kanya. Oo. Ang pinag-umpisan po niyan, di, ang na-hospital yung anak niyang bunso sa Daet. Ngayon, ito si Isabel, na kumpain din yung anak. Ay, yung si, kuwan, yung si, ano itong, Bulit. Si Bulit. Yung po, na kumpain yung doon. Nagkakilala sila at isang kama lang doon sila. Mm-hmm. Nga nasabi po, ay wala, ano, dinalahan niya ito nung asawa sa Isabel, puro laban ang damit. Ang sabi, ang hindi nagkwintero sa kanya, ang sabi naman ni Isabel, naawa siya, hindi pumunta kanya doon sa amin. Na itong address. Binigay yung address? Si Ate Isabel po pala ang nagbigay ng address saka yung, dito. Saka yung hipag ko. Yung hipag niya dati. Hindi ngayon, nagpunta dyan. Then nagdira sa hipag ko. May kwarto yun dyan. Kung meron dati na kwarto na yan. Ngayon, ina-atake nga, natumba na. Sa awa ko, ako nagpaparasubaybay sa kanya dito. At malalim niya ng tubig, natumba dyan. Opo. Sinaka nga po dyan sa luyan. Mm-hmm. Yun ang kasaysayan nung kaya napalapit sa akin yan. Kayo ang gumagamot? Ako ang nag-aalala, ako nagagamot. Kung ano-ano pinapainom ko, naigi. Mm-hmm. Pag-igi, yan, nalayas. Ngayon tayo kung babalik siya at magmakaawa sa'yo ulit. Ay, awan ko lang po, hindi ko masabi na. Gawa na, hindi pa yan dito makarating. Baka patay na dyan ni Isabel. Babayaan ko man. Galit-galit si Ate Isabel po. Galit. Pero sa kanila. At hindi na pala pumapasok yung mga kapatid ni Isabel sa ginawa ni Jonalyn at nung papa nila Isabel. Ganito ang sa akin naman, ma'am. Yun ay nagkasala. Napadwang nilang kuwan at hindi na katuloy sa akin. Ako muna yung pagbigyan nila muna, ano mo, ngayon na. Di kung anong desisyon ko, sumang-ayon sila. At gusto ko, ikaw sa barangay, paalisin na dito. Yan ang kuwan ko. Ay, papaalisin nyo na po dito. Gusto nyo ipabarangay muna siya. Oo. Kausapin sa barangay na umalis na lang dito. Huwag nang para hindi makasira ng kuwan ng pamilya, may mga pamilya dito. Tama po yun, tay. Ngayon. Ganun lang gawin nyo. Ang gusto ko naman kala sabi, huwag nasasaktan, baka sila pa ang magkakaroon ng kaso. Kung magka-damage yun at bumaliktad, huwag babayad sila nun. Kaya dapat huwag saktan. Oo. Ako nga lalaki, eh, hindi ko sasaktan. Hindi ko sasaktan yun. Ikaw-kaw na lang, ikaw-kaw sa, may kuwan ba ka? May alagad ba ka ng batas? Barangay? Opo. Para siya. Wala niya. Sila ang sila ang kakausap sa kanya na umalis na dito para wala nang porbisyo sa mga pamilya dito kasi ilang beses na palang nakasira. Po yung ganun. Ay, kibiro sasaktan nila, magkaroon yun na damage. Sahol sila dyan. Yan, sobrang bait ni Tatay Filomeno mga kalingap kasi dinadaan niya pa din sa tamang proseso kahit siya yung mismong agrabyado, nasaktan. Pero nasaktan din po sila sa Bel, di mo po masisisitay kasi nawalan sila ng ama, nawalan ng suporta. Suporta pala ay nawala sa kanila kasi sinabihan sila. Parehas lang yun sa kanyang babae. Mm-hmm. Yung ama niya, kung hindi niya pinakialman din, hindi magkakaganon yun kahit tayo dito. Oo nga po. Nandiyan yung lalaki. Tatawagan niya kata ako na ito rito. Jonalyn, itong kape. Tinitimplahan niya? Takbo naman doon. Ikaw tumakbo ni lalaki yun. Sige, minababayaan ko. Ayaw ko na iskandalo. Tinitimplahan niya pala. Inaasikaso niya din. Inaasikaso yung ama. Anong ama niya sa Bill? Kaya pala nung nakaraan na pumunta ako dito, naandito din po yun. Ano? And sa loob yun. Nasa loob lalaro nga po. Lalaro na sugal. Luluto ako, ginugurumos yun pag ako nakatalikod. Hiniyayakap niya si Jonalyn. Hiniyayakap niya, naharawa ka dyan ni Didi. Oo. Ayaw ko lang magkaroon ng panang bahay ko, ayaw ko lang magkaroon ng dumi. Oo. Di bali, madumi siya, wag lang magkaroon ng bahay ang kamay ko na masaktan siya. Opo. Ganyan ugali ko.
Grabe. Kaya, kung sino... Tatanungin kita, tay, ngayon, kailan ka po kaya maka-move on, makalimot kay Ate Jonaline? Malilimutan din yan. Unti-unti na. Unti-unti nyo lang po. Kaya nung pumunta ka nga dito ng dalawang bisis po, ay nakatagay ako ng kaunti at inaalis ko ang problema ko. Oo. Ay ngayon, hindi ako, parang naisip ko, sala. Mali. Hindi madadala sa alak. Oo, lalo ka pong mag-iisip. Yun po, totoo yan. Lalo kayo mag-iisip pag nakainom kayo ng alkohol. Tsaka matanda na po kayo, hindi na dapat yung mga ganun. Nire-relax ko na sa sarili ko. Mm-mm. Maganda po yan. Tsaka ayusin nyo po yung buhay nyo, mapaayos yung buhay nyo, malay nyo. Matinong babae po yung dadating sa inyo, di ba? Yun nga ang sinasabi ng iba dito. May panahon ka pa niya. Pero tay, sa amin naman ni Marcos, ng asawa ko ay, kung mas maganda, manahimik ka na muna, yan, dyan ka muna, mag-chill ka muna, yan, sarili yan. Mo muna yung asikasuhin mo, yan ako. Para pag okay, kung ano man yung dumating sa iyo, di ba? Eh, at least man lang ay maayos-ayos yung ano nyo, yung kalagayan nyo, kasi kung ganito pa na hirap na ngayong buhay, tapos nandyan pa pabigat pa yung babae. Pabigat pa. Oo. Sa inyo, edi. Mas hirap po kayo, di ba? Ayaw ko na magkakaganon ang buhay ko yung pangyari na pakain ko siya. Alaga ko, miski na ako may sakit, naghihirap na ako. Naigib pa rin ako noon, iniwan ako sa dito. Opo. Ito nga ako tayo, maano dyan? Nangawit yung paa ko. Ayan. Eh, yung ulam mo nung nakaraan tay. Nayan pa dyan. Pinirito ko. Pinirito mo? Pinirito ko yung unok. Nayan dyan pa. Tapos yung... Kwan? Yung bangos? Ginataan ko. Yung bangos? Hmm. Pwede pala yun? Ginataan ko po. Yung tinatawag na dinatik. Ah. Nagtatagal ba pag ginataan tayo? Di ba may inyog yun? Binabad ko muna yung sa tabi yung suka. Ah. Galing naman ni tatay. Andyan. Pinarito ko ba na? Naunti-unti kot. Andyan o payong yata natin dyan na linyan. Sira na yan. Payong niya po. Dala niya yan nung magaling siya doon sa kinakasama niya, doon sa... Pero totoong binubugbog kaya yun tayo ng kinakasama niya? Maaaring bubugin yun. Pag ano lang gawa, bubugin yun. Eh ako lang po, hindi nakakapigil. Eh baka masapa ko o ano. Pinitig, ayaw ko lang talaga magsakit sa babae. Mm-mm. Kahit na mali ang ginagawa, hindi ayaw ko. Sana ako dyan, ayaw ko manakit ng babae. Hinahayaan nyo na lang kung po. Lalaki. Eh talagang... Yan ang grabe po pala. Ano, nakaupo-upo kayo dito tapos tatawagin mong pamangkin nyo para uminom nung ginawa niyang kape? Hmm. Doon yung mapunta sa kwarto. Tapos? Wala ka dyan makita ng tao. Doon sila sa loob. Iba na yung ginagawa. Iba na. Iba na yung kinakape. Iba na. Grabe naman. Ay, hindi ba ako nag-iintindi, no? Pagkat ang katwira ko, lalaki ako. Oo. Maraming makukuha akong babae. Tsaka huwag mo nang isipin yun, tayong babae. Sarili mo na lang po, magpagaling ka. Tinan nyo, hirap po kayo sa paglalakad. Magpagaling po kayo sa nararamdaman nyo para naman at least mababa pa yung buhay nyo, di ba po? Yeah. Oo. Sabi nga nung iba dyan, lumalakas ka niya, lumalakas ngayon. Dati niya, nagtutungkod ka. Nagtutungkod ako pa. Oo. Pupunta siya. Ang ano sa iyo tayo dapat yun nga mga ulam na masustan niyo siya, nandiyan yung pagkain mo, nandiyan yung ano, di ba? At least man lang ay inalis ko yung laman ng manok. May nauulam-ulam ka na. Ko yung laman, limabad ko yung laman sa kwan. Mm-hmm. Yung buto, sinabawan ko. Galing naman. Lagyan ko ng kwan. Anong nilagay niyo po? Yung ano to? Gulay? Eh di nagtagal na ano may maulam kayo. Ano ulam ko dyan? Paano kung nalaman ng ano tay ng dating mga asawa niya di ano kayang mga sinasabi sa kanya? Ay napapanood nila ko. Oh napapanood nga po. Napapanood po yun. Yung katulad ng may limang anak na patapos ko. No, naroon na sa tunay na asawa siya. Napapanood yun. May mga kwan yun, may mga cellphone yun. Opo.
Oo, napatapos. Hindi ka man lang pinupuntan dito, pinupuntan ka din po. Wala. Wala. Kapatid ko nga dyan, hindi napunta rito. Kahit napapanood nila sa TV doon sa kanila. Mm-hmm. Diba yung kapatid ko dyan, nasa Paracali yata nagiginto. Oh, nagtira din pala kayo sa Paracali, tay? Nagtira ako doon. Nagpatapos ako doon dalawang elementary. Nang anak ng kinakasama mo? Nag-alis na sa akin, sinunda ni Junalin. Junalin. Ilan ba talaga yung nakasama mo dito sa pamamahay mo na ito, tay? Ay, si Junalin lang. Si Junalin lang. Doon. Pero yung mga ibasan mo tinira? Ay, doon pa po yung sa Paracali sa bahayan, sa may police station. May bahay ako doon. Dati, doon sa likod doon. Oh, hindi, okay. Inawanan ko na. Yung kwan doon, ano ito, yung sinimintong kwan. Oho. Naroon ang bahay ko doon. Giniba nila. Giniba ng babae. Pinabaya ako. Nandito na ako sa... Doon nga po yung bahay doon. Opo. Di mas maganda sana yung pwesto mo doon kasi nasa bayan. Ay, ay. Magulo, magulo doon at naroon ang mga kwan, mga hipag ko. Ang hipag kong isa. Hipag mo yung kapatid ng pinakasalan mo. Yung wala kong kasal. Ah? Pinasama. Oh, okay. Hindi, di ba may pinakasalan ka? Ay, 1970 pa yun. Oo, wala na din yun. Wala ano? Na, nasa Amerika na yun. Hindi nga natin, hindi ko nga makilala yung, sabi niyo, yung anak. Oho. Yung mga anak niyo po talaga wala na, ano, hindi na nagkontak sa inyo. Di ba rin na? Pero may mga nagkocontak, nagko-comment sa mga video niyo, ano daw yung full name niyo, parang kilala daw kayo, ganun. Sabi ko, nire-replyan ko po sila, sinasagot ko po sila, nang sabi ko siya ay si Tatay Filomeno Adria. Hmm. Adria, sabi ko, eh, yun. Inaanday ko yung mga ano, yung mga ano nila reply, baka sakaling yung mga anak mo na yun, di ba? Hmm. At least man lang, kahit man lang nilayasan ka ng kinakasama mo ay makilala ka ng mga anak mo. Blessing na po yun. Sa cellphone mo, namumukhang pinakita mo sa akin lalaki. Kamukha ko yung maputi din. Oho. Hindi. Kwan, talagang naghahanap din kayo ng anak niyo, tay, ano? Namimiss niyo din pala. Po, bago mawala sa mundo, mayakap man lang nila ako. At nayakap ko sila maliit pa. Hindi ka pa, eh, ano, dito, tay, yung ano? Yung sa tunay ko, tatlong buwan nayakap ko yun. Maigitong isa. At nagpunta ko sa Bermeo, Quezon City. Na alagaan ko na isang buwan doon. Oo. Naalagaan mo din pala yung mga anak mo, tay, ano? Hindi, naalagaan ko yun. Naanuan mo din sila, nasuportahan ng mga pangangailangan. Ay, yan yung tunay ko. Ay, ganun? Doon ako nagtatrabaho sa malayo. Mm-mm. Naiwan dyan sa akin na bigas, kalating balde. Tapos iniwan yung sampanti ni Bebe. Doon naman sa asawa ko, isang bra, isang panty, diploma niya sa pananay. Dressmaking yun eh. Dressmaking. Eh ano tayo yung ibig sabihin ko nito? Yung mga naging kasama mo, ano yung mga naging issue? Bakit po iniwan po kayo ulit ng mga... Talaga ganyan yata ang kapalaran ko. Iwanan. Ay ganun? At yung tunay ko. Inakit ng kapatid sa Ulungga po, yung sumunod sa kanya, sa Idimia. Oh. Mabalitaan ko, tatlong linggo lang may asawa ng Amerikano. Umuwi dito, nagkuha ng yung certificate niya dyan. Pagkakuha sa bayan, dyan yung inanak. Tapos yung pangalawang kinasama nyo, anong ay, rason? Bakit iniwan kayo? Doon sa Manila, ako naman nag-iwan noon. May bahay ako doon sa kwan, Antipulo. Ba't iniwan nyo po? Ay, pag hindi, pag dalawa kayo, ay iniiwan yan. Nagtatrabaho ako, kalpintero ako sa araw. Yung kalpintero kong kasama, naiwan sa bahay. Diyan pa lang. Ang tanong ng pinapag-aral kong bata na 7 taon, papa niya, papa, nagpupunta ba ganyan dito si Abe? O nag-aano ikaw ko, Bibi? Magkakulo po ganyan, dalawa ni mama ng kumot. Patas-tas ba ganyan, papa, ang kumot? Nag-aano niya yun? Sabi ko, wala. Hindi ko sinira yung kong bata. Wala ikaw ko, Bibi. Anak niyo din po yun? Hindi, wala ko anak. Anak ng babae? Anak ng babae, sa ibang lalaki. Oo. Malaking bahay ko doon sa Romina 4. Tapos?
Anong nangyari, tatay, nung sinabi nung bata sa inyo? Ay, wala na. Balis na ako alas 2 ang gabi. Yun, nagpunta ako sa kwa, nagtubos ako ng isa-isa at hindi ako maka-apply ng trabaho. Nagkuha ko ng isa-isa building sa Kuwang, Cubao. Grabe naman yung mga ano. Tapos yung pangatlo, anong ano nun? Ay, doon sa kwa, sa Marilao. Iniwan nyo din po? Iniwan ko at tumboy. Tumboy din po? Tumboy. Ay, grabe. Tapos din ang pangalan, Ilocana. Ay, yun, nag-inom kami. May daldalang mansanas. Agad na niya sabi sa akin. At nakiharap sa akin na inuman. At kuhan nga, tumboy ay. Hindi ka ako kunakain yan. Nagkagat siyang kaunti sinubo sa akin. Munulang ko, hindi man talaga kunakain yan ay. Ngayon, muntis ka ikaw ko ano. Buti sa niya, bakit ang niya alam mo? Nakikita ko ikaw ko. Sa ikaw ko mga nganak. Wala nga niya. Paglipas tatlong araw, bumalik sa akin, doon ang anak sa bahay ko. Ay, kakalit yung bahay ko, ganyan lang. Mm. Ako nagpanak. Hindi niya po anak yun? Hindi. Nanakal nga siya. Oo. Di, binang ko. Pinaanak ko. Mm-hmm. Pagkapanak, eh, hindi ayaw ko marumutun ng puso. Nakalabas ng bata. Lahat. Kuha ako ng kamadrura yung magpuputol ng puso. Uh-huh. Nagbayad pa ako 700. Mm-mm. Putulan lang ng puso. Ay, grabe naman yung nangyari sa ano. Tapos, bakit kayo nagkahiwalay, tatay? Ay, niwalayan ko. At ang ganda ng trabaho ko. Mm-hmm. Inintragalahan ko ng 1-5 ng Sabadong gabi. May mm-hmm. trabaho pa ako Linggo. Mm-hmm. At pag-uwi ko ng Linggo, mga lalaki ang kainuman, yakap na yakap, kinuha ko yung kampit ko, sinaksa ko. Sala! Nakatakbo! Sino nakatakbo? Yung babae! Bakit sinaksa ko ng tatay? Ay, nagalit ka ako! At tinatanong ko kung nasa pera, ay pinagpapainom niya doon. Ay, grabe. Pinagirap-irapan ko sa trabaho. Di yun, umalis. Kasama yung bata? Hindi po. Maliit pa yung bata ay. Mga dalawang buwan yata. Mga ganyan ang oras, bumalik, may kasamang barangay tanod. Monica, kung saan po dahil nyo? Kukunin daw po niya yung bata. Unan yung bata. Walang madadala yung damit sa akin. Sermo sa akin. Wala yung gata sa akin. Sige, kunin yung bata. Di kinuha po ano. Abay, nung hapon din pala niyo, mag-aalas 6, ibinita 400 yung bata. Ay, kagwapo yung bata. Grabe naman, binenta yung bata. Pinaginom. Yung tumboy na yun. Ay, hindi normal yung mga nakukuha mo, tatay. Pangatlo na po yun na kinakasama nyo. Pang-apat yun. Tapos dosan may biksiha. Kuha na tuan. Ganun din. Tinawagan ng kapatid. Ayos lang kuha niya, papil niya. Malipad na lang, Linggo na lang. Ang sabi ko sa biyanan ko, apakasal ikaw kami. Ayaw. Kailangan daw bawiin niya yung gastos niya. Sabi ng biyanan ko, para kung tanga dito, kung mag-asawa pala sa ibang bansa. Mm-hmm. Wala ko na, nag-aantay ako ng padala, wala. Siya biyanan ko, kuhan. Ay, sabi ko, inang, uwi ako kung Bicol. Ano ka niya? Sabi ko, makakain mo lang ako si Binang kuhan. Alimang ko sa kasumpo. Pag-uwi ko, dito na. Hindi na kagbali. Ay, ano, tunga nga ako doon. Yun nga po, at ay, mag-a-abroad po siya ay. Mag-a-abroad, kukunin ng kapatid na doktora. Bibisinter daw siya. Ay, malas-malasin ikaw ko. Grabe naman tayo. Mga bata-bata pa po kayo noon, ano? Ay, bata pa po. Oo. Idadag ko na pa rin kamigit. Meron din yung time, tatay, na yung parang ganito na mag-isa ka na sobrang tagal ng panahon na wala kang nagsama. Ay, meron. Namatay ko rito. Yun ang napakabait. Namatay dyan na mag-ina. Bakit mag-ina? Namatay sila tayo? May sakit? Nanunod sa ilog. Epilepsy din yung kapatid. O, anak. Yung anak niya may epilepsy din. Mm-hmm. Tapos siya... Ay, kon. Dugso kayo ng dugo.
Dinala ko ngayon sa Cavite. Trabaho kami sa Cavite. Oo. Mabait yun. Babae niya, maganda, maputi. Maliit ang katawan. Oo. Yun sana ang magkasundo kami maigi. Hindi, siya naman nawala agad sa akin. Tagal. Asa 3 taon yata ako walang, hindi ako ng asawa. 3 taon? Po, pero nauwi ko sa bahay. Mm. Sa pinagburulan din, doon ako nahiga. Eh, ganon? Pinagburulan nila mag-ina. Tulo lang ako. Galing ako doon sa ilog. Gahanap buhay. Ang nakahuli akong kwan, diretso ako sa lagpan. Titimbang ko ng kwan. Kalakal ko, balik ako dito. Ganyan ang buhay ko nung araw. Ngayon hindi ko na kaya. Pinag-iisipan ko nga naman. Magkuhan niya sa ilog eh. Para hindi kaya na ng lamig. Lalo kanina gabi yung malamig. Grabing nalalamigan na po kayo, ano? May bigas pa po kayo? Wala na naman. Wala na. Bigyan kita tayo. Mamili ka ng bigas mo, ano? Basta ipangako mo tatay na huwag ka nang magbisyo, ah. Kasi yun po yung ano sa amin ay ayaw namin yung may bisyo. Oh, at tatay. Hindi ko ipapakita sa camera at yun yung request ng mga viewers. Sabi nila, wag natin ipakita sa camera at yung mga nag-ano baga sa inyo, nagde-demand. Hinihingi, ay nakikita nila, parang nakikita nila si video. Yun nga, pinupuntahan ka dito. Pero sa ngayon, hindi naman natatay. Wala naman na po. Wala na. Oo. Maganda. Hindi na po kayo pinupuntahan dito para anuhan. Wala na. Kasi tranquilo, tahimik na po. Ha? Tranquilo, wala ko dito. Wala na ako, mga kapit-bahay ko na. Yung mga dinala kong ano pala, bigas pala dati ay dinadala pala ni Jonaline. Mm. Sa kabila. Mm. Grabe pala yung babae na yun. Hindi ko alam kung dyan dinadala kung saan. Hindi na babayaan ko dito sa bahay. O, bili ka po ng bigas mo tatay para may pangbigas ka, ah. At alam ko naman pag mag-isa ka na ay hindi naman ganun katagal ay kabilisang maubos, di ba? Mm-hmm. Nakakailang leche ka ba maghapon? Ayun, isang leche. 3 kainan ko. Ay ganun? O matagal-tagal maga, naman. Tanghali, habunan. Mm-hmm. Iniinit ko lang. Oo nga pala tatay, yung dinala ko pala yun ay parang isang sako po yun. 25 kilos. Oh, 25 ngayon. Oo. Parang ang bilis, ano? Ayan. Wala na. Anipis na baga. Grabe naman. Dadalang kilo yata na yun sa bigasan ko. Basta bumili ka po tatay, ah. At pagdating ng sahod, bibili po ako ng sa malaking sako, ano? Ah, huwag ka na magdala, ma'am, ng kundi to. Yung TV sa sabi mo. Ani ko lang. Oo. Pagkakuan, magpapalud. Wala na mapira pagpapalud. Kaya huwag na yun. Ayaan nyo na iba po. Iba na lang tulong ang ikon nyo sa akin. Oho. I-ano ko na lang sa mga pagkain nyo. Siyempre yun number one kasi wala ka naman pong hanap buhay. Yun, at tama. Ibang gamit nyo din na sobrang luma na palitan din po natin. Ano? Kayo po bahala. Basta waglaan na yun at gastos pa yun. Oo tay. At wala pa naman pong ano ngayon wala, sa... Ako lang naman manunood. Oho. At pag meron pa yung table, na dito lang. Saan yung radyo mo tay? Nandiyan yung radyo nyo? Sige, ang music baga. Oo. Ako din yung matanda. Nasaan ko yun? Nakakatulog. Mm. Yung kaibigan nyo po. Maganda at may kasama-sama po kayo. Kaalis lang kanina. Oo. Nakatulog daan. Maganda at pinakonek pala kayo ng kuryente. Ako nagkanyan. Naghiling ka po sa kanila? Mm-hmm. Isang buwan yan. Yun na lang tayo yung dapat mong ng... gawin. Ano? Yung ipabarangay mo si Jonaline para wala nang maporwisyo wala, dito. Wala na tayong problema dito. Mm-hmm. Para... Pero kung nagmakaawa, nagluhod sa'yo, baka naman matunaw na naman yung puso mo tayo. Ayaw ko na. Pati ako nadudumihan na. Nagkaganon ang babae, hindi na pinipagkatiwalaan. Yun din at yun din ang gagawin pag ikaw tulog. Hmm. Yun yung tay, nabalitaan ko tuwing tulog ka pala, tinatakasan ka niya. Yun. Totoo po yun? Totoo. Yun no. May kapitbahay na Ayan. Ganun yun. Eh ano pong sinasabi niyo sa kanya pag na... Ay, wala.
Ramdaman niyo po, hindi po kayo nagsasalita. Mauwi mo kain, pagkakain matulog. Grabe, ano? Nakatalikod sa akin, doon nakaharap. Sabi ko, latag mo yung pom at ano ito? Kung gusto mo matulog dyan, yan. Opo. Lalatag mo na banig, tapos yung pom. Kala ko may forever ka na, may mag-aalaga sa'yo. Baliktad, yun din nakita ng mga viewers. Ikaw yung nag-aalaga. Ako nag-aalaga? Oo, ikaw pang nagsusustento sa mga kailangan. Kung kami baga binibigyan mo eh. Naganyan ako, nakakapit sa akin. Ayaw na ayaw ko yung akong yayakap-yakapin na wala namang pakungwari. Nagkukunwari lang naman. Yung pag-uusin mo, kung tayo dyan nagkanta yun. Kinantahan ka nung kinantahan ka po ano? Wala akong ano, wala akong matiwala sa mga ganun. Kinantahan ka po baga at mahal ka daw tatay? Mahal baga, sa salita yung mahal. Pero yun yung sulat niya ay may sulat pati sa iyo. Mahal na mahal ka daw, di ka daw iiwan. Ayan o, meron pa isa pala dyan yung nakuha ko. Ingatan ko ang buhay ko. Sana huwag daw ako magkasakit at ano, babalikan yata ako. Yeah, hindi kita iiwan. Ikaw ang buhay ko. Sabi ko, kapalpalan mo. Kalublubo niya sulat. Alam, sumakit din ang ulo ko. Palibasan, pinagsamahan ka unting parahon. Mawawala din. Balang araw po ano? Kumisa, nandiyan ako sa duyan. Naisip ko. Tulog na ako pala. Natakbo ko palabas. Nilibang ko sarili ko dyan. Uli-uli ako dyan. Baka naman tay, ikaw na ang masiraan ng tuktok ay, niyan. Kakaisip kay Ate Jonaline. Hindi yan. Daming babae na nagdaan sa akin. Hindi ako nasira ulo. Bakit yeah. Sabi mong bigla kang natakbo? Di ibig sabihin ay, may something na. May kwal. Naalala ko lang naman yung hinigaan niya dyan. Sabi mo, damit niya. Baka inaamoy-amoy mo pa yung mga damit. Ay, hindi ako naamoy na damit sa babae. Baka niyayakap mo pag tulog ka na ay niyayakap. Ayan, mabubulok na dyan sa kahon. Si tatay masayahin na. Pinapasaya lang kita tay at alam kong masama din yung loob mo sa nangyari. Kaso nga lang ay yun yung dapat na gawin nyo. Ipabarangay nyo siya. Kausapin nyo sa barangay. Huwag na huwag nyong gagalawin. Huwag nyong pipitikin ni sino man dito kasi kayo lang din pong mapapasama niyan. Eh ako hindi ako makikalam kung sasabihin. Okay. Bahala sila. Pag naman nagkaroon ng damage, magbabayad sila niyan. Pag nagreklamo sa barangay. Ay ngayon, kung kalaan ay. Totoo po yan. Kasi yun ay sa pagkakaalam natin, tayong mga may tayo pag-iisip may, na ng maayos, alam natin na hindi yun normal yung ganung tao. Kaya dapat intindihin na lang. Yun. Opo. Nanta, bili ka ng bigas mo ha. At maalis muna po ako ngayon. Maybe sa isang araw, siguro babalik din kami at may sikasuhin po kami. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin sa bahay mo, ano? Lahala po kayo. Oo. Tsaka yung karpintero may gagawin pa. Gagawin din yung bahay ni Abdul. Kaya ano, antayin muna natin, ano? Mm-hmm. Sige po, tatay. Mag-ingat ka lagi dito, tay, ah. Sige po. Huwag kang umiiyak pag mag-isa ka. Natulog aluha. Kumisahan, hindi naiyak. Natulog lang aluha. Ay, ganun. Kawawa naman si tatay. Mga kalingat. Ingat ka po. Oo, kasama ko naman po si Marcos dyan. Mm-hmm. Sige, tay. Sige, ingat ka. Sige po. Salamat lang sa iyo. Opo. Tataga kayo dito sa akin. Opo. Walang anuman, tay. At naawa din po ako sa kalagayan nyo. Siyempre, mag-isa po kayo. Ako po kasi ay mag-isang anak na babae, makiama. Kaya sabi ko, yung senior doon na ano, mag-isa, parang na-imagine ko yung ano, yung tatay ko. Opo. Kaya wag po kayong mahiya sa akin, sa amin ni Marcos, kasi ano po namin to, kaligayahan na namin ito. Salamat, no? Salamat naman sa iyo. O, sige po tatay. Pag may blessing, madaming mababago dyan sa bahay mo, sa mga gamit mo, para naman mapaayos yung buhay niyo po. Maraming salamat po sa iyo. Sige po tatay. Sige po, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Sige po. Ayun mga kalingap, at nakumusta natin ulit si tatay. At yun yung ano niya, decision niya. Ipapabarangay na lang daw po si Ate Jonaline sa kanyang mga nagawa.
kausapin na lang in the good way para naman wala nang maperiwisyong ano pamilya dito at yun naman po yung maganda talagang gawin. Haba ng buhok. Grabe pa lang haba ng buhok mo, Ate Isabel, ano? Oo. Ate Isabel, tama ba yung ano yung decision ni Tatay Filomeno na ipabarangay na lang si Ate Jonalyn pag bumalik dito? Depende po kung kaya niyang gawin. Hindi naman po niya yung basta-basta mababarangay kasi nakailang sabi na po siya ng ganyan sa amin. Para wala daw maperwisyo dito sa ano sa... Yun po sana kasi ang dami naman na po talaga nagre-reklamo gawa dun. Kahit po siya napapasama na rin po siya. Kasalanan din po nun at mas pumapabor po kasi siya dun. Pinapaboran niya lagi yung opo, lagi babae. Minsan nga po pati kami nagkakasagot ka na. Oo, at samantanang, mas kinakampihan niya yung babae kesa sa inyong apo, kasi, ano? Kahit po kasi mali, doon siya nakaano. Eh, di naman po ako pag alam kong mali naman po. Oo, hindi mo kinakampihan pag mali, oo. Hindi po, pinagsasabihan ko pa. Eh, kaso kahit po anong sabi ko doon, wala, ako pa rin yung may kasalanan. Lagi niyang sinasabi niya. Siya daw yung may karapatan, wala akong karapatan o kahit sino sa amin magsalita nang ganun dun kasi nasa kanya daw po yun. Siya daw po yung may cargo dun. Eh, nakaka-apekto na nga po sa mga... Oo, sa mga ibang tao, ano, sa ibang pamilya, lalo sa inyo, magkakapatid, ay pinarwisyo niya kasi syempre, siya yung dahilan kung bakit wala yung tatay niyo ngayon dito, di ba? Tapos, siya rin po yung naging dahilan kaya kami pinagdamatan. Ay, ganun? Opo. Pinagdadamutan kayo, ibig sabihin, wala na kayong suporta na natatanggap sa tatay? Wala na po. Tapos wala na rin kaming contact. Tapos nung dumating po kasi siya, yung unang uwi po kasi ng tatay namin, hindi pa naman po yun ganun. Kaso nung pangalawang uwi po na, yung unang uwi po kasi niya, lagi na siyang nakadikit siguro na... Na-fall na, nahulog na. Naanohan niya na rin po yung utak ng papa ko na ganun na nga. At gawain naman po kasi talaga niya hindi naman po sa pagdidiin sa kanya. Ganun naman po talaga lagi niyang ginagawa. Yun. Pagbalik na pagdamutan na kami. Ang laki ng perang dala nun, pero di man lang ako nabigyan para may maibili ako ng bagong gamit ko ng kapatid ko. Pero siya nabilhan ng gamot, siya naigagala ng Kapalongga, kami nandito nakatanga. Naigala siya? Ibig sabihin, pinasyala siya sa ano okay, sentro? Hindi naman yung makakalabas. Ay, ganun? Samantalang kami, hindi, dito lang. Grabe naman lang si Papa. Hindi man lang nabigyan ng pagbili ng... bagong mga damit nila. Anong Ate Sabel, anong gagawin mo kung bumalik si Papa mo dito at humingi ng tawag sa inyo? Bahala po siya. Maalis na lang din ako. Siya naman bahala mag-alaga dito. Parang pagod ka na din po sa ano sitwasyon mo, ano? Okay lang po sana sa akin kung... Kami din ni Marcos awang-awa sa kalagayan mo, Ate Isabel, sa totoo lang. Hindi naman po ako sana mag-ano kung nasusuportahan nila. Tapos okay lang po sana sa akin, naghiwalay sila. Basta naganap sila ng trabaho na may maibigay sila dito. Hindi magpahinto ng pag-aaral. Tapos mas malaki po kasi yung naging perwisyo sa mga... Na, yung mas malaki po kasi naging epekto dun sa isip ng mga kapatid ko yung ginawa nila. Kasi nung hiwalay lang po sila pero wala silang mga ganyang issue na babae, lalaki. Okay naman po yung utak ng mga kapatid ko, hindi masyadong ano, lutang. Tapos nung gano'n na nga po, lagi nang ano, nagsimula dun. Lalo na po dun sa tatay ko na ang ginawang ano niya, ginawa niyang ano, sinasabi niya yun daw po yung nakakagamot ng ano niya at yun daw po ang nagampunta sa kanya, laging nakadikit sa kanya. Nakakagamot ng... Yung sama ng loob daw po niya. Sabi ko ano pala yung mga anak niya, hindi siya na ano, hindi siya natutulungan na maibsan yung galit niya kay mama, yung sama ng loob niya. Parang yun lang yung tinutukan niya babaeng yun, tapos yung sarili niyang dugo, parang walang say-say sa ano niya, yung hindi nakakagamot ng sama ng loob niya. Oo. Ate Isabel, last na ito. Nagsisi ka ba na nakilala mo si Jonalyn kasi ikaw pala ang unang... Opo. Kasi kung hindi po siguro ko yung nakilala at hindi ako ano sa kanya na... Ibigay yung address. Opo. Hindi naman po ako talaga yung eksaktong nagbigay pero nandun din naman po ako, naririnig ko yung usapan nila na umuwi dito. Ano, siguro hindi po mangyayari yung ganun.
kung di nyo binigay yung ano nyo, yung lugar nyo, ano? Oo. Kung hindi kami nag-usang magsabi na pwede ka doon sa may sa amin, at least doon walang mananakit sa'yo. Kasi paawa effect siya dati, di ba? Oo, ganun po talaga yun. Oo, tapos iniwan pa yung mga anak. Alam mo ba, Ate Isabel, yung mga anak niya pinapatulungan sa akin, pinapapuntahan kasi kulang-kulang din sila sa ano, gatas, sa pangangailangan. Yun palang nag-aalaga, nagkakayos lang ng walis ting-ting. Yun yung hanap buhay niya para ma-provide niya yung gatas ng mga apo niya. Maliliit pa din po kasi yun. Parang yung tatlong taon at saka isang taon na higit pa lang. Kasi parang yung anak ko lang din pong edad niya. Oo, Ate Isabel. Sana suportahan niyo pa po itong mga video natin kila Tatay, mga vlog ko kay Tatay Filomino, para pag may kita niyo video natin ay i-share po natin sa senior na kawaawang iniwan. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Thank you so much sa support niyo po sa aking Facebook page Alma Vlog, at dito sa ating munting channel Commander ni Marcos, at sa aking asawa na si Marcos TV channel. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.